Hello. Oh, tatanungin kita para sa iyo, ano yung matalinong tao? Paano nagiging matalino isang tao? Oh, well, small talk sumagot ka. Oh, 'di ba? Ayaw mo small talk? Oh, game. Oh, ano sa iyo para sa iyo, ano yung matalino? Anyway, so para sa inyo, ano ba yung matalino? What is an intelligent person? Okay? Are they someone na can philosophize anything? Philosophize anything. In short, magaling mamiloso po. Ganun ba? Hindi. They see the world in a different lens or perspective. They give depth in everything they see or in anything they experience. Para sa inyo ba, ganun ba yung matalino? Or are they someone na magaling sa mathematics that they can create theories? Ganon? No? May mga ganon ba yung matalino para sa inyo? Or someone na inventor? Okay? Creative? Okay? They're using their minds to the fullest or to their full potential. No? Hindi lang pagdating sa arts, pagdating din sa engineering, of course. So sa pag-invent, yan. So in popular media, of course, you'll see different kinds of intelligent people. Okay? So there are someone who could live a thousand of years to invent a whole colony, I think. Yan. So there are people na would spend their summer building something odd, something new. Yan. So, and there are people that are born with special talents, and also some would prefer to be a hero. Okay? And some are created villains but turned out to be heroes. Wow! So, ganyan ang entry mo. Ayan. Anyway. Yan. Good day. Yan. So, this is our lesson. It is about, oh, malamang intelligent. Ano ko dito ng ano. Hindi ka mag-ano. Ala! Ayan. So, good day ulit. Yan. This is our topic for today. Our module objectives are, for, of course, to explain the definition of intelligence, as always, identify and explain the different theories of intelligence, and lastly, understand how intelligence is measured. Okay? Pero hindi ko naman talaga kayo tuturuan na mag-measure ng intelligence right away because intelligence is a complex aspect of human nature. Yan. Okay? So, our contents, of course, is mainly focused on intelligence. It's theories. Okay? Yan. And isa na dun ay yung factor theories and of course, the measurement of intelligence. So, ano ga yung ginamit na pang-measure ng intelligence? Okay? So, let's continue. Yan. So, sa binigay kong scenario kanina, para nagkaroon na kayo ng idea what's intelligence, no? So, do you think yung intelligence, maikakabit lang natin doon sa mga tao may special abilities, yung ganon, yung nakakagawa ng mga special things. No. The mere fact na kaya mong mag-isip, it's a sign of intelligence na agad. Okay? Yan. So, I got you. I got you, guys. I got you, fam. So, akala nyo hindi kayo matalino. Matalino kayo kasi yung palang nakakapag-isip kayo, it's a sign of intelligence na. Oh. Unless hindi ka nakakapag-isip, ano ka? Diba? Jellyfish. Wag ka. Jellyfish survived millions of years without a brain, o, diba? So, ano, maging jellyfish na lang tayong lahat. Sana all, ano, jellyfish malutang-lutang na lang sa sea, without thinking, hindi na mag-aaral, hindi kailangan magtrabaho, just exist. Ganon. Just exist para kainin ng mga sea turtles. Ay! No, we hate the turtles. Ay! No, we save the turtles? Oh my gosh! ICC? Hala! Anyway,
Wala, yun na tayo sa topic. So, the mere fact na nag-iisip ka, that's a sign of intelligence. And of course, learning from experience. So, natututo ka ba sa mga nangyari sa'yo? Okay? Yung bang mga bagay dati na nakapahamak sa'yo, natuto ka na na hindi mo ulit makommit yun or mag-engage doon, ganyan. Okay? So, sinaktan ka na, binalikan mo pa. That's a sign of intelligence, girl. Ayan. So, basta you learn from experience. Okay? Recognize and solve problems. Of course, hindi lang to with regards to mathematics, no? Yung mga real-life problems, no? Yung, for example, kapag kulang ba yung pera ko? Ay, parang math din pala yun because math is all around us. Yung simple life problems na kapag wala akong papel, anong kailangan ko gamitin? Ganyan, anong, ano, iiyak na lang ba ako? Pwede akong manghingi sa ibang, ano, kaklase ko, diba? Ganyan. Yan, so, simple problems, pwede yun, ano, the way you recognize it and how you solve it, it's a sign of intelligence. Yan, so, yung mga simple puzzles, o kayo mo bang ano yun yun? Yan, well, sign of, ano yun, sign of intelligence. And of course, we adapt to new situations. Yan. So, ngayon ba nakapag-adapt na kayo sa college life nyo? Okay, so before, iba yung environment when it comes to senior high, no? Yung college, very demanding and panibago. Panibagong environment talaga. So, nakaka-adapt naman ba kayo? And if nakaka-adapt kayo, that's a sign of intelligence. Oo, diba? Pasok. Pero doon pa lang sa una, 'di ba? Sa una pa lang, lalamok ako. Una pa lang, the ability to think. So pag nag-iisip ka, kung nag-iisip ka naman, oh, edi mo, oh, sign of intelligence na 'yon. Huwag mo naman i-down yung sarili mo unless hindi ka nag-iisip. Okay? Yan. So after knowing intelligence, or the definition of intelligence, let's move on to the theories of intelligence. Okay, ano-ano ba yung mga theories of intelligence na yan? So, let's start with factor theories. Yan, let's proceed with the factor theories. Una na dyan yung two-factor theory of intelligence, si Charles Spearman from 1904 or 1904. Okay, so, inintroduce niya yung concept of G-factor or the general intelligence. Kumbaga, yung general intelligence is the totality of our intelligence. It is the underlying factor. So, yung binigay niyang example dyan, yung may mga tao kasi na magaling sa mathematics, at the same time, magaling din daw sa, sabihin natin, English or vocabulary. Ganyan, no? And bakit magaling siya dun sa bagay na yun? Bakit? So, sinasabi niya, meron daw kasi tayong general intelligence na nag-rule dun sa dalawa or dun sa specific cognitive task na yon. Okay? Pero at the same time, meron namang mga tao na sabihin na natin magaling sa academics, pero hindi naman magaling sa physical activities. No? May mga ganong tao, di ba? Yun yung, kumbaga, yun yung forte niya, academics, solving problems, tawag dito, writing essays, ganyan, ganyan yung ano niya. Pero kapag sinabak mo siya sa physical activities, hindi siya doon ganun kagalingan. Yun yung tinawag naman ni Charles Spearman na specific ability or S factor. Naglag si sir. Anyway, yan. So, yun yung special ability mo, no? And sinasabi dito ni Charles Spearman na meron talagang mga taong ganun na meron silang specific ability na magaling sila. Okay? Ayan. So, this is the example. Or paano ba yung concept na yan? Okay, so yung bawat tao daw. Bawat tao merong G-factor or that's the general intelligence. And may kanya-kanyang S-factor kung saan dun ka magaling. O no, yung specific domain na yun, dun ka magaling mismo. So, for example, magaling ka sa essay writing. Yan. Okay, magaling ka sa writing in general. Mas magaling ka magsulat. Okay? And then, magaling ka sa ano, no? Meron namang ibang tao na magaling sa, sabihin na natin sa, yung pag-uusap, no? Mas magaling siya sa pagsagot live. Meron mga ganong tao, eh. No? Magaling sa recitation. Meron namang tao na mas magaling sa mathematics.
Okay, mas magaling sila sa computation pero hirap sila sa ano no, sa pagsulat ng mga essays and everything ganyan. Yan, and yung iba magaling sa physical activities. So yun yung gusto kong i-point out dito ni Charles Spearman. Meron tayong dalawang factor, the G factor, the general intelligence, and then the specific abilities or the S factor. Yan. Okay, so do you agree with that theory? Of course, that's a theory, no? Hindi pa yan fact, theory pa lang. Kayo ba? Nag-agree ba kayo na meron tayong specific abilities? Pero at the same time, meron din tayong general intelligence na nagsasabi kung bakit nagagawa natin yung mga bagay na to. Yan. Okay? So, that's it. That's the two-factor theory. Okay? So, ito naman, sumunod sa two-factor theory, we have the multiple factor theory of intelligence. Kung yung kay Charles Spearman, meron lang isang G factor, kay L.L. Thurston, okay, L.L. Thurston yan, para mas madaling maalala, from 1938, pre-propose yun naman yung primary mental abilities. So, para sa kanya, hindi lang nag-iisa ang G intelligence, marami yun. Yan. And, kumbaga, yung maraming general intelligence na yun, yun na rin yung pinaka-specific mong ability. Okay? It's just that meron tayo nung lahat, pero meron lang talagang weaknesses and meron din tayong strengths. Okay? So, ano nga yung example? Ito may example ako dito. Ito yung primary mental abilities, according kay L.L. Thurston. Okay, so meron daw tayong pitong primary mental abilities and lahat yan meron tayo. Ang pinagkaiba lang, in some cases, merong weakness and paano mag-drawing dito? So, meron dito, kumari, merong verbal comprehension. Meron tayo nito lahat. It's just that merong weak dito, okay? And then meron namang ito yung strength nila. Mas madali silang maka-comprehend ng mga pag-uusap. O, diba? Mas madali silang makaintindi kapag verbally sinasabi sa kanila. Yan, ganun. For example, ha? Paano burahin? Ayan, ganyan pala. Okay? Yan. So, yun lang yung pinaka-main point nitong multiple factor theory ni L.L. Thurston. Okay? Instead of isang general intelligence, maraming general intelligence. And yun na rin yung pinaka-specific ability. Yan. Okay? And then, let's continue. Ayan, so, ang isa pang sikat dito sa factor theories, we have Raymond Cattell and his fluid and crystallized intelligence. So, it is an analogy to water, like water ni Tyla. Make me swear. Magulat kayo si Sir, bigla sumayo dito ng water, no? Anyway, it is an analogy to water. Okay, ano ba yung water? Diba pag nilagay mo siya sa container, it would adapt. Diba? It would adapt to its to the shape of the container. And kapag i-freeze mo siya, okay, for example, nilagay mo siya sa freezer, frozen na siya, nare-retain niya yung shape. Yan. So that's the analogy. So, that's why there are two kinds of intelligence daw, the fluid and crystallized. Now, let's define it. Pag sinabi nating fluid intelligence, ito yung ability ng mind natin to adapt into new situations. Okay? Kaya tinawag na fluid kasi yung water, di ba, nag-a-adapt into any shape, di ba? Yun, okay, di ba? So, ano mga example ng ano, nung new situation. So, for example, naliligaw ka sa ano, no? Ang tawag dito. Pumunta ka sa isang lugar and hindi mo alam kung anong, hindi ka familiar sa lugar na yon. So, the way you solve problems para makagather ng information kung paano ka maglilibot sa lugar na yon, that's fluid intelligence. Pero at the same time, pwede mo gamitin yung past knowledges mo, 'di ba? Past experiences. Yan. Ano 'yun?
That's the crystallized intelligence. Okay? Crystallized intelligence is about the acquired knowledge or experiences. Yan. So, acquired na. Ibig sabihin, meron na tayo nito. So, kapag naliligaw ka sa isang lugar, yan. Yung pag-deal mo sa problema right now, okay, in that new situation, that's fluid intelligence. That the ability to adapt. Pero the ability to use the acquired knowledge and apply it in that situation, that's crystallized intelligence. Yan. So yung pagtatanong-tanong mo sa tao, okay, excuse me po, nasan po tayo, ganyan-ganyan, anong lugar na po to? That's an example of fluid intelligence. And sabi mo, and then binigyan ka ng mapa, okay, binigyan ka ng map. Okay, so crystallized intelligence naman, it's the acquired knowledge na, alam ko kung paano bumasa ng mapa. So, kung nandito ako ngayon, nandito, yan. Basta acquired knowledge is the crystallized intelligence. Okay? Yan. So, in a student's context, pumasok ka sa school, tapos nagpa-quiz ako, kunwari. Pasok ka, nagpa-quiz ako. Pero yung ikini-quiz ko, hindi nyo pa napag-aaralan. Okay? Hindi nyo pa napag-aaralan. Yan. So, paano gumagana yung fluid intelligence? Okay? So, paano mo i-deal yung problemang yon? So, dahil hindi mo nga alam, ang ginawa mo na lang is, nag-eliminate ka na lang. Okay? Parang hindi naman ano to, parang hindi, gumamit ka na lang ng logic, logical reasoning, no? So, parang hindi naman related dito to. Okay. Excuse me. That's the example of fluid intelligence. Pero habang nagsasagot ka, nakakita ka ng question, parang narinig ko na to. Okay, parang familiar sa akin tong term na to. Parang nagtakal namin siya in the past module. That's an example of crystallized intelligence. Okay, so yung fluid intelligence, nagpipik siya into adulthood. And then nag-decline siya over the time. And yung crystallized intelligence, very enduring naman siya. So, matagal. So, kung acquired na nga siya, yan. Mas matagal, makalimutan. O, diba? Parang, it all interconnects. Yan. So, pasok pa rin dito yung sa memory. Once na napunta na siya sa ating long-term memory. O, anong memory yon? That's the, implicit memory. More on the, for example, yung mga habits, mga skills na natututunan natin, mas matagal, matagal makalimutan. Wow, ito. Wow. kala mo kasi hindi ano, no? Kala mo hindi nag-aaral si Sir. Actually, joke lang, hindi ako mag-ano dito. Hindi ako mag-splook ng ano dito, chika. Hello! Yan, that's all. When it comes to fluid and crystallized intelligence. And then, after the factor theories, we have theory of multiple intelligences of Howard Gardner. Actually, makikita nyo ang daming dates or ang daming years because paulit-ulit nyo po yung ni-revise kasi bumagsak po siya. Chari! Hindi! Dinagdagan niya ng dinagdagan yung concept niya. So, buhay pa po si Howard Gardner, no? Nakakatuwa lang, buhay pa siya. Yan. And yung last niya na revision dito sa theory nito is in 2016. Okay, so basher si Howard Gardner ng G-Factor. Yan. Okay, bakit? Parang ganun din naman si Thurston, di ba? Dinisregard niya yung G-Factor. Yan. Pero, okay, dito, sinabi niya na hindi dapat kilalanin or hindi dapat tignan yung intelligences na merong general factor or general intelligences. Yung kasi yung kay Thurston, parang ang sinasabi niya dito, wala man G factor, pero specific factor yun. Okay? Yan. Dito, kay Howard Gardner, nag-focus siya sa specific intelligences. And, rather than focusing on cognitive abilities, hindi ko may babalik, papakita ko sana. Di ba yung pinakita ko kay Thurston more on cognitive abilities, yung pinakita niya. Si Howard Gardner nag-focus, mas broad, hindi lang on cognitive
hindi lang siya nag-focus on cognitive abilities. So, mas malawak siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Hindi lang cognitive yung multiple intelligences. Okay? So, kung makikita nyo kanina, di ba, may verbal comprehension, parang ganon, di ba? More on cognitive. Etong kay, ano, kay Howard Gardner. So, malawak. Malawak yung pinag-focusan niya. So, we have the naturalist. Ito yung mga magagaling sa halaman, sa kahayupan. Actually, usually, yung mga may naturalist intelligence, hala, parang, kung tutuusin, parang divergent. Ay, de joke lang. Hindi, anyway. Parang ganun, no? Marirelate nyo sa ganun. May kanya-kanyang intelligence daw, according kay Howard Gardner. So, yung mga naturalist, where's my laser? Yan. Yung mga naturalist, more on environment, more on biology, ganyan, agriculture, horticulture, that's their, ano, no, their forte. Yung spatial naman, ba, hindi kong nag-gets bakit nag-hike yung nandito na picture, pero yung mga spatial, okay, sila yung mga usually nag-interior design, architecture, they see things in, or yung perspective nila more on looking at the shapes, and ano, parang nabivisualize na nila agad yung mga paligid nila. Yan. So, yung mga more on creative side sa spatial. Sa linguistic naman, ito yung mga pwede dito, mga magagaling maboboka, magagaling sa pasalitaan, magagaling sa debate. So, pwede dito yung mga teachers, pwede dito yung mga speech writer, pwede na rin, o pwede rin din dito, politician. Wow, politician. Pwede din dito yung writer. Ayan. So, magaling silang magsalita. Sa intrapersonal naman, they know their self. Okay, alam nila yung sarili nila. Pwede rin dito yung mga politician actually sa intrapersonal. Okay? More on they know themselves kasi. More on secure sila sa sarili nila. So, more on communicating yung about sa sarili nila. Ha, narcissistic? Narcissistic pala. Anyway, yung isa naman, interpersonal, more on connecting with other people. So, alam nyo nang pasok dito, psychology major. So, baka ganito yung ano nyo. Dito kayo intelligent. No? Kaya pala kayo nag-psychology major, more on helping others, more on being the empathic person. Yan. So, mga social workers, medical health workers, yan. Counselors, yan. And then, logical, mathematical, dito mga mathematician, of course, nandun na, no? Mathematician, theorist, physicist, ano pa, engineer, scientist, yan. More on that. Musical, so, yung mga magagaling sa music, they prefer, ano, no? Yung mga, ano ba mga career ng mga sa musical? High School Musical. Hala! mga tawag dito, mga music majors. Yan. Singers, songwriters. Ano tawag doon? Yung magagaling sa instruments, mga about music, yan. Composers. Yan, no? Yung mga ganyan, mga producer, yan, sa musical. And then, bodily kinesthetic. Dito yung mga athletes. Yung they use their physical body. More on physical aspect, yung mga athletes, mga construction workers, yung mga nasa commercial ng Alaksan, yung mga nakikita. Yan, so, yun yung pinapropose ni Howard Gardner. Okay? Kumpara dun sa kay Thurston na more on cognitive. Yan. Dito pati, dinisregard nyo yung general intelligence. There is no such thing as general intelligence. Yan. So, we have that. And, alam ko kasama rin to sa mga career guidance. Usually, they use this type of test pag gusto mo malaman kung saan kang field talaga magaling. And, katulad lang din to nung ang similarities niya with Thurston. Okay? So, you have your strengths. And you also have your weaknesses. Okay? Yan. Okay? So, tatandaan ko, nag-take ako ng ganito. And, parang ang taas nung ano ko dito.
Uy! Brag-brag! Hindi, actually, tatlo yata yun. So, lalo ako naging undecided. Imbis na ano, yung imbis na, ang tawag dito? Imbis na, ano ba? Ano tawag term doon? Imbis na maging decided na ako kung ano ba talaga, saan ba ako talaga magaling. Lalo ako naguluhan. Kasi bakit tatlo? I think, ano nga yun? Maalala ko ano, basta yun. Actually, may isa pa, may dinagdag pa siya dyan, yung existentialist. So, ilan to? 2, 4, 6, 8, 9 actually to. May isa pa, existentialist. Kaya di ba meron 2016, may latest. Alam ko ang dinagdag niya, naturalist, and at the same time, yung existentialist. Yung existentialist, ito naman yung mga more on, ang tawag doon, self-transcendence, mga religious. So, yung mga ganun, pwedeng more on philosophy, philosophers, mga nagpapare, ang tawag doon? Ang tawag sa mga nagpapare? Fatherhood? Mga ganun, di ba? Yung mga nagpapare, mga nagmamadre, yung papakalat ng mga mabuting balita ng Diyos, yung mga ganun, so mga existentialist. And of course, yung mga existential psychologists, counselors, yan. Okay, so hindi specific na naturalist lang, no? Meron din tong strengths and weaknesses katulad ng kay Thurstone. Okay, ang kinaibahan lang, mas broad to. And hindi nag-focus on cognitive abilities. Okay, yan.